Nagtutungo sa bawat tahanan kasama ng manggagawa ng Ebanghelyo. 18 ng Mayo, sinasamahan ng Espiritu. Pagkatapos ay tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at awtoridad sa lahat ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. Sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. At sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong magdala ng kahit ano sa inyong paglalakbay, kahit tungkod man, o supot, o tinapay, o salapi, at huwag ding magkaroon ng dalawang tunika. Sa alinmang bahay kayo pumasok, doon kayo tumigil, at buhat do'y umalis kayo." Lucas Kapitulo 9 Versikulo 1 hanggang 4. Nananawagan ang Panginoon sa kanyang bayan na gumawa sa iba't ibang mga klase ng paglilingkod misyonero. Kailangang marinig nilang nasa malalaki at maliliit na lansangan ng buhay ang mensahe ng Ebanghelyo. Kailangang magsagawa ng gawaing pangangaral ng Ebanghelyo ang mga kaanib ng iglesia sa mga tahanan ng kanilang mga kapitbahay na hindi pa nakakatanggap ng buong katunayan ng katotohanan para sa kapanahunang ito. Hayaan silang gagawa nito na palaging pag-aralan ang buhay ni Kristo. Itulot na magkaroon sila ng masidhing pagsusumikap na ginagamit ang bawat kakayahan sa paglilingkod sa Panginoon. Susunod ang mga mahahalagang bunga sa tapat at hindi makasariling pagsisikap. Tatanggap mula sa dakilang tagapagturo ang mga manggagawa ng edukasyong pinakamataas sa lahat. Ngunit silang hindi nagbabahagi ng liwanag na kanilang tinanggap ay matutuhan isang araw na nagtamo sila ng nakababahalang kawalan. Marami sa bayan ng Diyos ang kailangang humayo na dala ang ating mga babasehin sa mga lugar kung saan hindi pa naipapangaral ang mensahe ng ikatlong anghel. Puno ng mga kamanghamanghang pagkakataon para sa kabutihan ang gawain ng Canvasser, mangangaral na may pusong pinahiran ng banal na Espiritu. Ang paglalahad ng katotohanan, sa pag-ibig at kapayakan, sa bawat tahanan, ay kasang-ayon sa turo na ibinigay ni Kristo sa kanyang mga alagad noong isinugo niya ang mga ito sa kanilang unang paglalakbay misyonero. Sa pamamagitan ng mga awit ng papuri, mga panalangin mapagpakumbaba at taos puso, at payak na paglalahad ng katotohanan sa pamilya, marami ang maaabot. Naroon ang banal na manggagawa upang magpadala ng kombiksyon sa mga puso. Ako'y kasama ninyong palagi. Mateo Kapitulo 28 Versikulo 20, ang kanyang pangako. Taglay ang katiyakan ng nananatiling presensya ng ganitong tagapagbigay ng tulong, maaari tayong gumawa sa pananampalataya at pag-asa at tapang. Kailangang mabasag ang iisang klase ng ating paglilingkod. Dapat na masangkot ang bawat kaanib ng iglesia sa isang natatanging paglilingkod para sa Panginoon. Itulot silang natatag na sa katotohanan ay magtungo sa mga katabing lugar at magsagawa ng mga pagpupulong. Bayaang mabasa ang salita ng Diyos at mahayag ang mga kaisipang madaling mauunawaan ng lahat.